Hello guys! Welcome to my channel again! Samahan niyo po ulit ako ngayon. Tayo'y magluluto ng gatang kalabasa. Ayan. Ito po ang ating gagamiting gata. Isang lata po ito. Hinati ko lang siya. Ayan. Kinuha ko po yung kalahati niya. Tapos, dinagdagan ko na lang po ito ng tubig. Kasi yung kalabasa po, hindi naman niya kailangan ng masyadong maraming gata. Ayan. Ganyan lang po. Lulutuin ko ngayon yung aking pinitas na kalabasa sa aking garden. Ayan po siya. Kalabasa fresh from my garden. Papakuluin lang po muna natin ang gata. Lalagay na po natin itong bawang at sibuyas. Sasayaan lang po natin siyang kumulo. Ayan, kung napanood nyo po yung vlog ko na seafoods, ito na po siya. Ito po ang aking isa sahog, ang alimasag. Hahayaan lang po natin siyang kumulo. Bibigyan ko lang kayo guys ng tip. Ayan, paano nyo po ba malalaman kung ang alimasag ay babae o lalaki? Sagot po, ayan. Ayan po, ganyan ang pagtingin kung ang alimasag ay babae o lalaki. Malapad po ito, malapad siya. Ang lalaki po, parang triangle lang. At pag bumili po kayo ng alimasag, ang bilhin nyo po, babae. Dahil sigurado po mataba yan, at yan ang maraming aligi. Tapos po, dapat mabigat. Kasi pag magaan po yan, wala na pong laman yan. Ibig sabihin, parang natunaw na yung laman niya. Kaya lang dito po, siyempre di naman natin matitiyak kasi mga prosin yung mga nandito. Ipag binili mo, talaga namang mabigat. Pero kung nasa Pinas po kayo, ganon. Piliin nyo po yung mabigat kasi yun ang siguradong malaman. Ayan. Napakuloyin lang po natin ito. Ayan lang natin siyang kumulo. Ang lamig na po dito sa New Zealand. Kaya kung makikita nyo, kahit araw, tanghaling tapat, naka-jacket pa rin ako. Hintayin lang po natin siyang kumulo. Lalagay ko na po itong sahog niya para buo ko lang po muna siyang ilalagay kasi nga po frozen na to, so hindi natin alam kung yung laman niya ba is lusaw na o ano, para at least hindi siya kasagog muna. Matitiyak natin yung laman na sa loob pa din, kaya ilalagay ko na muna tong sahog. Nakakamiss po kasi yung mga gatang gulay. Kasi ito sa Bicol, yan ang aming number one na ulam. Gata. Kahit po araw-araw, magluto ng gulay. Ayos lang sa akin. Ayan, kumukulo na po siya. Hayaan ko munang maluto ng konti itong alimasag. Saka ko na siya hahatiin. Ayan, ganyan lang po. Papakuluin lang ang gata. Napakalaki naman talaga nitong alimasag na ito. Yeah.
hintayaan po muna natin maluto ng konti. Ito na guys, itatabi ko muna siya guys. Para may space yung kalabasa. Ayan. Ito muna siya. Lagyan ng asin. Asin. At ilalagay na natin ang gulay. Ayan. Ayan lang po natin siyang maluto. Ito na guys. Half cook na guys yung kalabasa. Ayan. Half cook na siya. Ibabalik ko na ngayon tong sahog niya. Ayan. Tinanggal ko na guys yung ano nyo para pumasok yung gata sa loob. Ayan. Tapos, ito po ang sekreto ng mga taga Bicol para sa gulay na magata. Ayan. Pag malapit na pong maluto yung gulay, ito rin nilalagay namin. Yun pong kakanggata. Tawag kakanggata. Yung unang piga. Ayan. Tapos, hayaan lang po natin na maluto yung gata. Lagyan ko pala siya guys ng sili. Para medyo may taga. Yan guys, dalawang sili. Pero di ko naman siya guys dudurugin. Tinikman ko siya guys kanina, medyo matabang ng konti. Kaya dadagdagan ko ng kunting asin. Ayan. Magutuin lang po natin ng ilang minuto ito para maluto din yung gata niya, yung huling gata. Sigurado po yung sahog lang. Sahog lang ang ubos sa mga bata. Kanila po sahog, akin ang gulay. Ayan, ayan na po guys. Luto na po yan. Kailangan lutuin po natin ng ilang minuto yung gata. Napakabilis lang. Kainan na naman. Ayan.
na guys. Luto na ang ating ginataang alimasag. Sarap. Ayan. Bye-bye po. Thanks for watching.